So, no hate mga tol, kung ano man yung ma-record natin. At least, hindi tayo bias. Nakikita na. Ma'am! Apo, pasensya na rin po. Kanina pa nga po ako nagte-text dun sa office. Apo, tumatawag din po. Bali! Ma'am, saan niya sa Ian? Nasa... Oo, R4. Diyan yun, next time. Exact. Boy, first, katagumpay yun, ha? Hindi ka panalig. Dahil mga katagumpay, panoodin natin si Boy first time. Masaya to, masaya to. Panoodin natin. Tumutuma talaga mga first timers kasi to the rescue talaga si JTV sa akin kagabi. Kasi lahat pala ng mga YouTubers, yun ang problema ngayon. So ito yung ginawa na ng paraan. So yan, nag-install ako ng GCash sa phone ko. Ang ginawa, ganito. Nag-install ako ng GCash. Tapos, nung may GCash na ako, nag-cash in ako from Western Union. Eh di, nasa GCash na ngayon. So from GCash, pwede siya i-transfer to bank successful. Kaya shoutout sa kaibigan ko si JTV Kapanalig, nag-YouTube din siya. Ipasalamat tayo sa kanya kasi alaki na naitulong niya sa akin mga first timers. Give some love to JTV mga first timers. Ito yung channel niya, subscribe niyo. Okay, so today mga first timers. Lagay muna natin yung camera natin dito mga tol. Okay, patung muna natin. Alright, so, yun mga katagumpay, una-una, maklin. Boy, first time. Katagumpay yun, ha? Hindi ka panalig, ha? So, ang nangyari dun kay maklin, mga katagumpay, kwento ko lang sa inyo na maiksing-maiksi. Kasi nagkaroon din siya ng problema na tulad ng problema ko. Dati, hindi siya makapag-withdraw sa Western Union. Sa mga, ngayon pa lang nanonood ng mga katagumpay ko dyan, lahat kaming YouTuber ay, sumisweldo kami kay Western Union. So dahil lockdown, mas pinaprioridad ni Western Union daw yung mga tao na mas kailangan ng pera. So hindi nila alam na kailangan din namin talaga ng pera. Kasi si YouTube lang talaga yung nagbibigay sa amin ng budget para din magpatuloy sa buhay. So yung nangyari kay Maclean mga tol, kung mapanood niyo yung video niya, masaya din no? Kasi ang lagi namin sinasabi sa mga vlogs namin, mga katagumpay, kapag gumawa ka ng isang mabuting bagay, dapat hindi mo na dapat pag-isipan. Okay? Kung kaya mo makatulong, tumulong ka. Alright? So, ang libangan kasi namin mga YouTuber, hindi kami 100% na nag-e-edit tsaka nag-vlog talaga sa maghapon. So, kapag nag-e-edit kami, medyo napagod. Nanonood kami ng mga vlogs ng mga kaibigan namin tulad nito ni Boy First Time. So, napanood ko yung last video niya. Nagkaroon siya ng problema. So, tinawagan ko siya. Nag-usap kami tapos sinabi ko sa kanya yung mga napanood nyo na kung paano yung proseso at ayun, successful naman yung nangyari. At kung mapapanood nyo yung video niya mga katagumpay, yun nga, nagtuloy-tuloy yung good vibes kasi nung tinulungan ko siya after nun, meron din mga kapaa or yung mga kapaa ni Kong TV, ni Master Kong TV na tinulungan niyang mamalengke. So nagtuloy-tuloy yung good vibes nagmula sa atin tapos kay Boy First Time tapos doon, gumawa din ng good vibes or good things si Boy First Time doon sa vlogs niya. Okay? So, magandang bagay, nakatulong tayo kahit hindi tayo magkakasama. Diba? Kaya dapat hindi nyo laging pag-isipan. Kung kaya nyong tumulong, tumulong kayo. So, ano bang topic natin ngayon mga katagumpay? Doon sa mga dating nanonood sa akin mga katagumpay, ng vlogs ko, nitong before, meron akong sideline na nag-deliver ako ng milk tea mga tol. At dun sa mga nakakapanood, alam nyo naman na lahat ng napapanood nyo is puro good vibes. O kaya kung puro sa ano good side ng video ko. Ngayon, gusto ko ipapanood sa inyo yung video na nangyari sa akin. Ito yung pinaka-worst na nangyari dun sa video. Hindi naman worst na worst. Gusto ko lang ihati, iiba ng content kasi gusto ko mapanood nyo. Hindi laging masaya yung pag-deliver ng isang delivery boy. ang nangyari, hindi natin na-deliver yung isang customer at hindi kasi siya tumatawag sa sagot natin. Ah, hindi siya sumasagot sa tawag natin.
ang nangyari ay in-skip muna natin siya kasi i-deliver pa natin yung ibang milk tea. So, mawawala yung lamig ng ibang milk tea. Tapos, nung balik ako sa shop, tumawag siya na hindi daw tayo dumarating. So, hindi niya alam, recorded siya, recorded tayo. Lahat ng nangyari, recorded, pati yung mga guards doon, alam naman nila yung mga nangyari. At gusto mo mapanood niyo muna, kung hindi niyo pa mapanood, ito yung mga nangyari. Park lang tayo dito sa hindi masyadong crowd. Okay, crowded. Tapos, check natin yung orders ng taga ONC. Hanapin natin. Ito, ospital ng Kabuyao, si Sir Ju Centeno. Tawagan natin. Tawagan ulit natin, tol. 09 0929 731 2336. Okay, buka natin tawagan ha. So guys, ito yung ospital ng Kabuyao namin. Kung mapansin nyo, ayan, maraming nag-inspections. Okay, power. Tapos meron sila dito yung area. Oh, oh my god. So magtatanong-tanong na lang tayo, mga tol. Check natin, ano? Si Sir. Sir, magandang hapon po. Sir, kilala niyo po ba ito? Si Sir. Ospital ng Kabuyao po. Tsaka, eto. Opo. Hindi, hindi na po yung isa. Mayroon kayo, negro. Ano, dapat. May number naman po, hindi lang nasagot. Kaya nga, dapat kung sa word siya nakaano sa iharap. Ah. Subukan ko rin tawagan ulit, sir. Yung sumagot, mga tol. Okay, sagutan ulit natin. Tawagan ulit pala natin, sagutan. Okay. Yan ang mahirap. Oo, pare. So, ayun yung nangyari nung una. Hindi natin na-deliver, mga tol. At, syempre, alam ko na magiging magandang content to dahil alam ko na kapag kagano'n na nangyari, merong konting pressure at merong pwedeng pagalitan ako or pwedeng may mga mangyari na hindi natin inaasahan. So gusto kong mapanood nyo, ito yung mga nangyari nung bumalik tayo doon sa pagdi-deliveran natin. Okay, mag-i-enjoy kayo dito mga katagumpay. Let's go! Alright mga tol, babalikan natin yung isang dinilibera natin kanina, yung pinagtanungan natin na doon sa may ospital ng Kabuyao. Hindi niya alam recorded tayo ngayon. Siguro nga baka bago lang yung guard kaya hindi niya kilala. Pero babalikan natin tol kasi nakakahiya naman. Okay? Nakakahiya naman sa kanya, baka sabihin hindi natin siya niskato. Pero kita naman doon sa video. Inantay natin siya, pinagtanong-tanong natin siya. Kinat ko lang yung video mga tol kasi nga masyado nang matagal. Nagtanong-tanong na tayo, pati dun sa tindahan, nagtanong tayo. Hindi rin siya kilala. Okay? Pero ngayon pupuntahan natin, tignan natin mga tol kung magagalit siya sa atin. Pero kung magagalit man siya o hindi, with all respect, at least kasama siya sa vlogs natin. Okay? No hate mga tol. Ginagawa lang natin yung trabaho natin. Okay? Buti na lang meron tayong GoPro. Kasi wala nang magagalit sa atin yung boss natin. Baka hindi siya maniwala na nagantay tayo doon at pinagtanong-tanong natin. Okay? So ngayon babalik tayo sa hospital. Tapos minideliveran pa tayo na dalawa. Ay, tatlo. Isa-isang butong dalawa, tatlo sa butong. Tsaka isa doon sa may lake side. Alright? Medyo pagabi na mga tol, 4:30 na. Wala pa yatang 10 yung nadi-deliveran natin. Medyo mahina tayo ngayon kasi mas marami pa yung pinag-antay natin, no? Ah, mas matagal pa yung pinag-antay natin. So, check natin mga tol. Sir! Balik po ako sir sa OR daw po. Oh, patawagan daw po siya kanina. Sabi ko nga sir, hindi nyo masyadong kilala eh.
Jen Pradel pa daw papuntahan. Papuntahan na lang daw po siya sa OR. Jen? Oo, Jen Pradel daw. Alabas na lang daw po siya. So ayun mga tol, pupuntahan na lang siya sa OR. Kasi hindi rin kilala talaga nung gwardiya mga tol. Pupuntahan na lang. So ganyan na lang mangyayari. So whatever na mangyari dito, at least naka-record sa atin. So no hate mga tol kung ano man yung ma-record natin. At least hindi tayo bias. Makikita natin yung mga mangyayari. Tingnan natin kung magagalit sa atin si Ma'am. Ay Ma'am! Apo, patensya na rin po. Kanina pa nga po ako nagte-text dun sa office. Apo, tumatawag din po. Bali, okay lang po. Bali ilan po, Ma'am? 6 po. Kayo niyo po. Patungko na lang po dun. Patensya na, Ma'am, ha. Patensya na rin po. ID naman, sinatawagan po namin kanina, ID naman. Natanong namin, saan department? Kaya kahit medyo kasalanan niya, ako na rin po humingi ng pasensya. Para hindi naman po, ano, customer po eh. Okay lang po yun. Salamat mga sir! Apo, thank you po. So ayun mga tol, siguro naman na-capture lahat ng mga sinabi. Pati yung sinabi ng guard, siguro naman narinig nyo rin mga tol. So yun lang yung mga nangyari. Hindi naman nag-complain si ma'am. Ang ini-insist lang niya ay hindi daw siya sinabihan ng guard, which is ginawa naman kanina. Tsaka nakita naman, sinabi naman ng guard na hindi naman daw talaga sumasagot. Kumahanan siya sagot. Pero okay lang! Andiyan na yan mga tol, at least naibigay natin yung mga food nila. Alright, palampasin na natin yan mga tol. At least nakita nyo yung mga reaction ng mga staff. Shout out, no hate po, no hate. Okay po tayo. So punta natin isang leg.